dandahan lang natin sungkitin dito. Ingatan nyo din, kahit alam nyo nang sira na yung interior, ingatan nyo pa rin. Ano yan? Iko-content ko na? Oo naman. Pwede naman ito gawa ng... Hindi natin alam kung lahat ng ating mga subscriber ay alam nila kung paano magpalit ng gulong ng sila lang na hindi na magpapavulcanize. So, isi-share ko po sa inyo mga boss kung paano ako magpalit ng interior dahil ito, ang interior nito ay sira na. Naitakbo ni Mrs. ng nakatabingi na ganyan. So, na running flat, hindi ko alam kung pwede pa siyang i-vulcanize. May reserva ako dito. Yan. Lagi naman ako may reserva. So, medyo madumi. Dahil naka-stock nga. Pero okay pa naman yan. Nagabukan lang. Papaltan ko nang hindi na natin kailangang magpa-vulcanize. Para may share ko na din sa inyo kung paano magpalit ng interior. Yung katulad ng ginagawa ng mga nagbo-vulcanize. Kaya ko din gawin yan. Una sa lahat mga boss, dapat siya ay naka-center stand para maiangat natin dito. Yan, pag ganyan, mamaya. Siyempre, una sa lahat mga boss, kakalasin muna natin na rin. Yan. Tapos, kontrahan natin dito sa kabila at nasama yan. 14 dito sa kabila, dito ay 16. Hindi ko lang alam yung size ng inyo kung anong size. Minsan, 17 yan. So, pagkaloob na ganyan. Hugo. Hugutin nyo ng diretso ang tornilyo. Tapos, syempre, meron yung mga spacer. Tapos, are, huwag nyo i-wawala yan. Babalik nyo din mamaya. Yan. At, kung mapapansin nyo, umangat na siya ng kusa. Natanggal natin ng mabilis dahil nga naka-center stand siya. So ngayon, kakalasin na natin ang gulong. Una sa lahat, dapat may mapapagpatungan kayo. Yan katulad nito, sako. Yung iba ang ginagamit ay gulong na maliit. Yung kakasya dito. Pero wala tayo noon, pwede na ang sako. Dapat, nasa ilalim. Gawa ng pagka-aring kabila ay mataas. Siyempre, aring ilalim. Ang gagamitin natin. O kaya kung wala naman kayong sakong ganyan, Pwede ang basahan mga boss. Kahit wala yung sakong yan, kahit wala are, sakong are, pwedeng basahan. Pag ganito. Yan. Kaya naman natin nilalagyan niya ng basahan, ang iniiwasan nating magasgas mga boss ay are. Kaya hindi pwede magasgas yan. Lalo kung inaalagaan ng maigi ang iyong hub. Kaya ganyan mo lang yan. O, tapos, yan ay halimbawa kayo inabot sa sa daan. Kayo na ang gagawa. Tapos, ikaw mapapansin nyo, ayan o, flat na flat siya. Tapos, yung kanyang pito ay tabingin-tabingin na. Dahil nga na running flat. Sayang naman kung nasira ang interior na rin. Nakalasin na natin. Ang gagawin lang natin mga boss, didiin na natin na re. Diin na natin dyan. Yan. Para hindi na dito tumukod yung pinakalabi noong goma. Para si pagkasinikwat natin dito, magkaroon siya ng space. Maluag. Landahan lang natin sungkitin dito. Tapos, yan. Landahan lang natin sungkitin dito. Ingatan nyo din, kahit alam nyo nang sira na yung interior, ingatan nyo pa rin. Baka mamaya hindi pa sira. Ganyan-ganyan ninyo lang. Medyo sablay-sablay ang ating pansikwat. Gawa ng ari DIY lang. Pagpapasensyahan nyo na, yan ay sampulaang.
Sampulaangan. Kung mapapansin nyo ay madali siyang ilabas. Ayan. Ayan. Nakalabas na dito. Tapos kung mapapansin nyo mga boss, sinawakan ko na dito. Kinontrahan ko na kung anong lumabas na yung pansikwat natin. Ayan. Sikwatin nyo lang dahan-dahan, huwag nyo bibiglain. Mahirap yan pagka binigla. Ayan, ganyan lang kasimple. Tapos dito mga boss, apakan nyo pa rin para nakababa siya, hindi siya nakatukod. Tapos ipagpatuloy nyo lang ang pagsikwat. Paikot. Hanggang siya ay tuluyan ang lumabas. Tatayo natin doon sa may pito. Ito yung pito. Tapos kunin natin pa ganito. Hindi ko makuha, naiipit ako. Sige pe. Yan. Tapos kunin nyo dahan-dahan. Ang dami na ito ng ari yung ano. Oh, binili mo? Oo. Oh, 100. Pagkano binayad mo dito? 100. Opo, ang ano ah? Ang vulcanized ah. Oh. Ang dami nga. Kawang-kawang. Yan ang sinasabi ko eh. Yung mga palpak na ganyang gawa mga boss. Wala eh. Wala akong talang interior naman eh. Wala mabinihan. Diyan ako suran-sura sa mga palpak na gawang ganyan. Kaya ayaw kong magkapagawa nung basta-basta sa hindi ko kilala. Okay na mga boss. Tanggalan natin ang interior. Gagawin lang natin ay lilinisin din natin. Minsan niya may napasok na dumi dyan. Tapos check natin tong sapin. May sapin yan sa loob. Pwede rin natin tanggalin muna para may ayos natin. Pwede yung pagayaan. Yan. Yan, di ba mga boss, ligaw na. Iaayos lang natin yung pagayaan, i-align natin. Align natin dun sa butas na lagayan ng pito. Paikot. Okay. Magaling talaga yung manggagawang nun. Nahusay. Okay. Tapos, sa pagkakabit mga boss, haba tinanggal nyo ng ganito, baka tinanggal nyo ng ganito, hindi nyo na alam kung paano, alin ang pauna. Diba ang posisyon mga boss ng Diba ang posisyon mga boss ng gulong natin dito sa naipagayaan? Yan. Ang hahanapin natin dito sa goma ay yung direction ng rotation niya. Eto. Direction ng rotation. Yan. Ang direction ng rotation niya ay papunta dito. So, ibig sabihin, kung doon ay dapat ang una ay papunta doon, ipipihit natin siya pagayon. So, din yung sa bila. Ito yung direction, paikot pa ganun. Yan. So, ikakabit natin tong rim ngayon ng pagganito. Dahil ang direction ay papunta doon. Babalik na natin. Kung mapapansin nyo, ito yung pinaka preno niya doon nakaharap dahil pagayon yun. Tapos ito naman yung direction, paikot pagayon. So, dito ang pasok. Yan. Good! Sana susundan nyo mga boss. Sineshare ko lang po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko sa pag-aayos ko ng gulong. Para naman po kahit po paano, baka sakaling gusto nyong kayong magpalit, ay may idea na po kayo. Tulak mo lang yung ganyan. Okay na yan.
Pasok yan. Kung mapapansin nyo mga boss, nasa ibabaw pa rin yung pinaka disc brake nya. Katulad nung kanilas natin kanina. So, papalitan na natin ang interior. So, pagpapalit ng interior mga boss, kung halimbawa at bago ang inyong interior, ari bago, dapat hapit to. Yan, luag nga. Dapat hapitin natin. Wait lang, wait. A few moments later. Hapitin natin to mga boss. Ang size niya ay 12. Yan. Okay. Tapos mga boss, una nating ipapasok ay pito. Pito. Pito, pito. Pito. Then voila. Pito. So, ganyan ang pagpasok mga boss. Ito yung paraan ko mga boss ha. Ay kung nakakita kayo ng ibang paraan na pagpapasok na yan ay bahala sila. Basta't ito yung paraan kong maalon para sa akin. Papasok nyo muna ito pag ganun. Yan, aayos nyo na agad na pagayaan para pag aray hinawakan nyo, swabe na siya doon. Meron yung goma sa loob, yung pinakasapin, ay pagtabingi yan, iipit siya. So, ingatan nyo din yung sapin na yun. Gaganyan-ganyan ninyo lang. Oh, para lumabas yung sapin natin sa loob na goma. So, okay na siya. Tapos. Kaya pa. Kaya pa. Para hindi na mahugot yung ano, yung iyong, tag dito. Pito. Yung iyong pito, pwede mong lagyan ito. O pwede rin namang hindi. Kung sadyang magaling ka. Yan. Depende na lang sa trip. Depende na lang sa trip mo. Tapos mga boss, dahan-dahan nating ipapasok to. Gayon. Paikot. Paikot. Tama. Tama. Galing ko. Galing. Ako lang gagawa. Ikaw na. Siya nga pala mga boss, ang ating cameraman ngayon ay si John Francis Montisor, ang aking anak. So, siya ay 18 years old na. So, hindi na siya bawal sa YouTube. years old na po siya. So, siya nga po pala. Pawisan ako. Siya nga po pala dun sa ano, sa nagpapatanggal sa cameraman ko. Hindi ko po siya matatanggal. Pinakamaganda pong gawin ko sa kanya ay turuan ko na lang ng tamang pagbibideo. So, pasensya na po dun sa nakapanood ng video na hindi nagustuhan yung video niya at malikot daw. hindi niya makita yung gusto niyang makita. Pasensya na po kayo at tinuruan ko na siya kung paano. So, check nyo dito mga boss kung may umipit bago natin ipasok yung kabaak. Habang proseso, no? Pawisen ka nga eh. Tapos ito, ipihit niyo ang pagayon para pumantay yung pito bago mo ipasok ang kalahati. Kasi pagkain na ipasok mo na, mahirap na pihitin yan. Yan. Diba mga boss, pantay na. Okay. Papasok na natin. Uunahin na natin ang katabingi pa rin eh. Kalpak pala ito gumawa eh. Yun mo, nais na mo. Yun. Oh, ayan, pantay na. Out. Out. Yan. Tapos, una ipapasok natin ayos sa may pito. Pito. Pito, pito. Pito. Walo. Pito. Walo, walo. Pito, pito. Bago magwalo, walo. So, wag nyo pa-persign maigi mga boss pa ganun ha. Yung apa kong unit, tama lang yon. Baka naman, masira ang rim natin. Alright. Tapos, naulan. Ito, dapat nakababa uli. Katulad nung pagkalas natin kanina. Para, pumasok yung
goma dito sa loob nito, dito sa kanal nito, para magkaroon ng space dun, madaling ipasok. Tapos, utay-utay lang, pagpasok mga boss, tapos kukontrahan mo dito. Utay-utay lang na ganyan, baka maipit yung interior sa loob. Yan. Unti-unti lang ba? Yun ba? Yan. Pito. Pumapaltik. Pito. Bago magwalo-walo. Agaktak ang pawis ko eh. Naulan nga eh. Hindi talaga ako pwede sa ganitong trabahong magbubulkanize. Hindi yun. Kontento na lang. 1, 2, 3. Boom! Panot! Pasok na. So hanginan na lang natin to. Check muna. Ay, ano ka naman manggagawa, Ari? Ang ligalig na cameraman ko. So check ngayon mga boss kung yan ay nakaipit. So nakaipit nga. Ang gagawin natin dyan, sikwatin natin to, tapos tutulak natin pa loob. Yun, dapat ganyan mga boss. Tapos bibitawan mo na siya. Pag hindi mo kasi ginayan yan mga boss, matigas na ginagayan mo yan. Pagka ginayan yan matigas, ipit yan. Tapos check mo din dito sa gilid na to kung mayroong naipit na goma. Okay. Dapat walang naipit na goma yan paikot. Okay. Sino sa kabila? Ganun din. Para pantay ang ano niya mamaya. Sabing-sabi ang lapat niya mamaya. Okay. Wala siyang ipit. So, babalik na natin bago siya hanginan. Babalik na natin. Pawisan. So ito na yung ating magic pambomba. Sandangkal. Wala pang sandangkal at kalahating pambomba. Malaking tulong to mga boss, pag meron kayo na rin. Tapos yun ha, bubombahan na natin. Okay na yan mga boss, huwag niyong katigasan ng inyong gulong sa una. Wala tayong gauge para masabi natin kung ano dapat ang tigas ng gulong sa una. Pero ramdam naman nyo yan kung matigas. Pangit kasi mga boss pagka matigas ang gulong sa una, matigtig sa ano, tigtig sa braso kahit na magandang lumaro ang ating ano, shock. Matigtig pa rin, kaya kailangan hindi masyadong matigas ang ating gulong. Yan, okay na yan. Lalo't pagka lagi ka naman solong nasakay, okay na yung hindi masyadong matigas. Yan o. Ang ganyan tunog. Pwede na yan. Okay ba mga boss? Okay mga boss. Ito yung pinagpaltan. Tingnan nyo naman mga boss o. Bali, naplata na tong una. Ang nagpagawa ay si Mrs. Pinavulcanize. Yung amin daw interior ay nasira. Na wako anong klaseng sira. Ngayon, binintahan si Mrs. ng 100 pisong interior. Sa inyo naman itsura. Kawang dito, kalawang dito,
Tagpi dito, ang daming tagpi. So, 100 piso. Magkano vulcanize? 50. Ngayon? 40 to 50. 30 lang. 30, ewan, basta. 30 ang vulcanize. Tapos, bibentahan ka ng ganitong interior. Tapal-tapal, 100. Wala pang isang linggo, butas na. So, 30. Ang halaga ng interior na ito ay 70 pesos. Ano sa palagay niyo mga boss? Anong masasabi niyo sa ganung ano? Ganung trabaho? Na bibintahan ka ng ganitong klaseng interior. Di ba? Comment nyo naman po dyan sa baba para tayo ay magkakwentuhan, kumbaga. O makapagbigay kayo ng opinion sa mga ganitong klase ng mga itinutulong sa atin ng ating pinagpapagawan. Halagang 70 pesos, wala pang isang linggo, tasbo na. Tasbo. Ano mo naman itsura. Hilaw ang pagkaka-vulcanize, tapos ilubo pa. Naipit pa. Kaya mga boss, hindi ako mapapag... Hindi ako maiisahan pagka ganitong mga vulcanize eh. Alam niyo kung bakit? Nagbo-vulcanize din ako mga boss. Dati. Bo-vulcanize din ako dati. Kaya wala to. Sayang, lugi. So mga boss, ang gagawin na lang, ang gawin niyo dito para makasiguro kayong walang singaw, kumuha kayo ng tubig o bagay na pwede niyong ibasa dito na pagka nilagay niyo ay hindi bubula o makikita nyo na may nalabas na hangin. Bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay dyan, tubig o basta yung liquid na makikita nyo na nasingaw dito sa dito. So okay na yan, tatakbo na yan, gagana na, napalitan na natin ng ano, gulo, interior. Tapos ano pa to, nakalimutan mo. So, babalik na natin to. Yan ang mga, yan din yung mga naiiwanan sa mga paggawa ng ganyan eh. Halimbawa, bago. Tama ka dyan. Naiiwan yan. So, alis to din kayo sa mga katakip-takip nyo ng ano, ng interior. So, mga boss, salamat sa panonood sa aking video. Kung nagustuhan nyo po ang video kong ito, ay pwede nyo po siyang i-share, tapos like nyo naman ako, tapos subscribe nyo na din para pagka ako'y merong bagong video ay ma-update ko kayo. Tapos isa nga pala, shout out kay ano, shout out sa lahat po ng masugid kong nagsusubscribe sa akin. Huwag nyo pong kalimutang mag-comment. Napapansin ko po marami pong nadating na subscriber sa akin, tapos wala naman comment, pero okay lang naman po yon. Gusto ko lang naman pong ano, kung baga saan makapag like, tapos makapindot ng love icon do sa comment section, o makapagpasalamat na rin, makapag-comment para naman po ay ano, kahit pa paano yung masabi ko sa inyong salamat sa pag-subscribe niyo po sa akin at sa pagsubaybay. So shout out po sa inyong lahat na mga masugid na sumusubaybay sa akin. Palaki na po tayo ng palaki, ang channel po natin ay palaki na ng palaki. Maraming salamat po. At saka po ay ano, shoutout po doon sa kasama ko sa trabaho na si ano, si Manny Rodrigo PH. Oy, siya nga pala, vlogger din po siya. Marami din siyang content na ginagawa. Tulungan po natin yung kanyang channel na lumaki din. Subscribe po natin siya. Ilalagay ko yung ano, yung kanyang dito, ipapakita ko yung picture. Tingnan niyo na lang diyan. Manny Rodrigo. Yan. So mga boss, paki-follow na lang po siya at salamat sa panonood sa aking video. Salamat. Bye-bye.